Magandang hapon po sa ating lahat, mga kabayan. Nandito po tayo muli sa ating paglalakbay. Uusad tayo, mga kabayan. Papunta tayo sa kabundukan, no? At hanapin muli yung napagkamalan tayong kidnapper, no? Na mag-iina na naglalakad na nilapitan natin at hinatid natin doon sa bahay nila. Siyempre, natakot sila, mga kabayan, dahil walang katao-tao, walang kabahay-bahay. Then bigla natin silang hintuan, no, na hindi nila kaano-ano, na hindi nila kakilala, no, at lalapitan natin. Siyempre, tama lang yung ginawa nila na nagiging alert to sila, kasi nga, paano nga naman kung kidnapper, kundi kawawa. Huwag naman sana din. Siyempre, so, kidnapper pala ng pagmamahal, kidnapper ng biyaya, no? At ngayon po, dahil meron silang buting sponsor po, mga kabayan, na ipapahatid, no? Masurprise sila. Kaya maraming salamat po talaga kay Ma'am Nita and Sir Clef sa inyong gininto ang puso na marami kayong napapasaya ng mga kabayan natin na mga ITAS or iba, no, na nabigyan nyo po ng saya at tuwa sa Paskong ito at bagong taon. Yan, kaya maraming salamat po sa walang sawang panonood. Siyempre, Merry Christmas and Happy New Year po sa ating lahat. Sa lahat, no? Lahat na, lahatin ko na. Sa buong universe na nanonood sa akin, Merry Christmas and Happy New Year. Ho, 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 ho. Ayan, hindi pa rin napagod si Santa Claus, no? Dahil tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating paglalakbay. So, look at mga kabayan. Ayan, tingnan nyo po yung aking kapaligiran. Dati, madamo, masukal, puro tubo, puro kamuting kahoy. Ngayon po, nalinis na yung dinadaanan namin. May parte na malinis na. Nakita nyo naman, super linis po, mga kabayan. Ayan, kasi magtatanim naman po sila dyan ng kamuting kahoy or tubo. Nag-aano na sila, nag-harvest na sila. So, ayan po, nakita nyo naman. Kaya kitang-kita na natin yung magagandang bundok. Ayan, no, kitang-kita na dahil wala nang sagabal. Kung maalala nyo yung aking nilalakaran noon, kapiraso lang kasi kabilaan ay may mga pananim. Ngayon, malinis na at medyo nakakapasok na yung sasakyan natin. Kumbaga, kalahati na lang yung nilakad natin. Ang tanong, nandyan kaya si Irish. Ang sabi, nandito daw. No, ang sabi ng isa, wala. So, titinan na lang natin. A few moments later. So, ayan po, mga kabayan. Umpisa na naman, nakikita natin yung mga papaya. Iyan, lahat na nakikita yung mga kabayan, akin yan. No? Pagmamayari ko yan. Ito na yung bahay. Wala siyang ka-idea-idea. Magugulat siya. Oh, nakusira na yung kaldero. Hi, ate! Nagulat siya. Ha? Nagulat kayo, ginulat talaga kita. Ang lakas naman ng kalampag yung sa kaldero nyo dyan. Anong ginagawin? Binubutasan nyo? Ha? Hi, kumusta mga anak? Wow, anong gagawin? Si baby girl, siga, nagparingas ng kahoy. Anong sasaingin? O magluto muna kayo, mukhang galing kayo sa sapa. Or ilog, naglaba. Saan ang sapa dito? Doon po sa kaglaba. Naglaba kayo?
O, ilagay ko lang tong mic, Ate Iris. Ayan, so, tamang-tama mga kabayan. Kasi tinanong namin doon kung saan ka, sabi, nandito. Tapos yung nasalubong naman yung mama doon, sabi, wala daw. Yung pala, totoo yung sinabi yung wala kanina kasi nasa ilog kayo. Naku, tamang-tama po mga kabayan, ang layo nito. Tapos wala si Ate Iris. Paano na babalik kami? No, babalik kami sa amin na lang yung biyaya. O, oh, diba? Buti na lang tamang-tama talagang para sa'yo ang biyayang ito. O, oh, parang ganon. O, oh, sige, magsaing muna. Mamaya natin magpintuhan. Nagulat na lang po ako. Ha, nagulat kayo? O, oh, sige, tanggalin natin yung gulat. Tulad natin. Yeah, parang karay may dito. Magsaing ka ng ano? Kanin? Anong ulam? Wala po. Mars po kasi yung mister ko po. Ah, bakit? Saan pumunta? Pumunta po sa baryo po. Sa baryo? Anong ginawa sa baryo, Irish? Nag-ano po lang, ano? Paninda niya? Opo. Ano bang kalakad na binibenta niya ngayon? Ano po, yung gabi po. Gabi. Nag-arbes po kasi ganyan ang gabi. Marami? Apat po na sako. Wow! Mga apat na sako, mga ilang or magkano yon, Ate Iris, pag nabenta lahat? Iwan ko po mama, hindi ko pa alam. Hindi pa alam. O kumusta ang ano pala? Pasko? Saan kayo nagpasko? Diyan po sa baryo po. Akala ko po hindi nyo na po ako maaalala po. Ha? Akala nyo hindi namin kayo maalala? Opo. O, syempre, maalala kasi sinabihan mo kami mga kidnapper. Yeah. Kaya nandito kami muli. Binisita lang namin kayo. Kumustahin lang namin yung Pasko. O anong handa nyo nung Pasko? Anong pinagsalo-saluhan? Wala pong handa nung isang sa New Year pa lang po. Ah, hindi kayo naghanda sa Pasko. O ano bang handa nyo sa New Year? Bibili na lang po ng ano? Nang? Isang igo ng kalamay. Malagkit. Opo. Isang kilo. Kalamay. Ano naman tawag dyan? Lakatan. Opo yun. Kumbaga. Ano pa? Bukod doon sa malagkit. Wala po yung... Yun lang? Yun lang po. Yun lang ang pagsalusaluan nyo sa bagong taon. Opo. Ayos lang yun. Ang importante meron, di ba? Kaysa sa wala o kahit wala talaga. Kung talagang wala kang pambili, ayos pa din. Kasi may kasama na pamilya, Ate Iris, no? Opo. O, sige, ano mo muna? Galing pa po kayo sa baryo po? Hindi, galing pa kami talaga ng Japan. Tapos dumaan kami dyan, ayan, nandoon yung aeroplano namin nakalapag sa baryo. So, nilakad namin to dito papunta. Hindi po kayo napagod. Ay, hindi, kasi naka-aeroplano kami, Iris. Paano kami mapapagod? Diba? So, sa susunod, papunta namin dito ay mag-helicopter kami, ha? Para hindi mapapagod. Siguro natanong ni Iris na hindi kayo napapagod kasi alam niya na malayo, no? Alam niya na malayo, kaya naitanong niya sa atin kung hindi tayo yung napapagod. Yung video po na. O, sige, isalang mo muna yan at para makabihis ka kasi basa ka. Okay. Kidaan po muna, Ate. Kaya pala hindi siya makasalang-salang kasi nandito yung bigas sa loob ng bahay. Yeah. O, kumusta kayo mga baby girl? Wow, ang bait-bait naman. Si Mama naghahanda ng maisasalang. Ikaw naman, busy ka naman dyan sa pag-ihip para umapoy. O, diba? Kailang parang ayaw umapoy, be. Mausok po, Ate. Sino yan? Si Papa mo? Opo. Ha? Hi, Kuya. Kumusta? Merry Christmas and Happy New Year. Mama Masko. Ang sarap naman ang ulam niyo, Kuya. Hotdog at? Ate, ano po yung isa? Ham po. Ha? Ham? Wow! Saan relief, galing? Relief daw po sa baryo. Sa baryo? Ah, kaya pala pumunta kayo. Nilakad nyo lang? Hindi, sumakay po kami. Hindi, papunta doon kanina? Ah, sumakay din po kami. Ah, talagang sinadya nyo lang para bibili ng ano, taba at mauulam nyo. Sige, mag-prepare muna kayo ng ano pagkain nyo. Bilisan nyo magluto kasi kakain din ako, nagutom din ako. Che, kao na, bisilay. Aray ko.
Ang sarap naman dito. Yung tanda mo, tama ba? Kapilating yan, yung tama. Magutom ka na, be? O malapit na, magsasaing na ng ano, kanin. Para meron kayong kakainin. Oh, nagbisilay. Saan ko kumukuha ng tubig, Iris? Doon din po sa... Sa sapa? Sa sapa po. Ilang grabe, no. Sino nag-iigib? Si mister mo? Opo. Diyos ko, paano mga kabayan, no? Dito ka na mag igib. Dito ka na mag ibig sabihin dito ka maglaba, dito ka maligo, dito ka magugas, lahat dito mo aasahan. Yung gagamitin mong tubig na kung kawawa yung mag-iigib talaga mga kabayan kasi ayun pupunta ka pa doon. Super layo, no, tapos yung daan pa ganyan-ganyan. Ha? Ganyan lang po kasimple yung buhay dito mga kabayan sa kabundukan. Ganyan lang. Diba? Tapos tuwing hapon o tuwing gabi, ang sarap magtambay sa mga ganito. Tapos with matching coffee, kung may pang coffee ka. No, pero pag wala, ang nga ka na lang, langhap ka ng hangin habang ninamnam na mo yung kapaligiran mo na napakasarap. No? Pero dito, syempre, wala nga ang kape. No? Hindi naman sila nawawala ng mga root crops. Marami naman silang mailalaga at pang merienda nila. Kung masipag ka at gagamitin mo yung lupa na nakatiwangwang sa kapaligiran mo. Dahil kung hindi din, kung titinan mo lang, ay wala kang maaasahan. So, yun po yung technique dito mga kabayan sa kabundukan. Kailangan magiging masipag ka, matyaga, para meron kang mailalaga. Nanay dito. Kasi yung nanay nagpapadidi, tapos nagbihis. Si tatay naman nandoon sa loob. Kuya David! Kuya David! Ay, wala dyan si Kuya David. Kuya David! Ay, nag-igib! Ayan. Walang problema dito sa kahoy. Dami. Ayun, oh. Kalat yung kahoy nila dyan, oh. Dami-daming kahoy. Walang problema. Basta, masipag ka lang din mamulot ng kahoy. Hindi, kung titinan mo lang din, wala ka. Wala. Hindi ka rin makasaing. Oh, lahat ng bagay dito sa bundok halos libre. Basta masipag ka lang. Nagutom na yung bata. Anong oras na kasi, no, nagutom na yung bata. Si Iris galing sa Ilog, yung asawa naman galing sa baryo, naghahanap din ng paraan. Wala na, be. Hindi na ikaw away. Galing ka sa baryo, be. Kuha ka ng hotdog. Ah? No, di ba? Ang bilis. Kulo agad. Ay, kabayo ka. Mulo na. Malapit na. Makakakain na tayo, B. Ay, hindi mag-gas siya. Ito, pulot lang to kanina ni Iris habang pauwi ng bahay sa daan. Ayan, nakapulot ng panggatong. May bit-bit na damit. May bit-bit din na panggatong. Oh.
Oh, ang bilis. Kunti na lang. Nung Pasko, saan kayo? Kumusta kayo nung Pasko, Irish? O, dito lang nung Pasko. Nakiyan po. Nakipamasko po sa bayan. Ah, nagpasko kayo sa bayan? Anong ginawa nyo? Nag-ingi po ng pamasko. Ah, yung nangihingi kayo ng pamasko. O, kumusta naman yung pangihingi? Kunti lang po yung nakita. Kunti lang ang nakita. So, anong ginawa nyo sa nahingi nyong pamasko, Irish? Pinabili ko po ng mga damit po ng mga bata. Wow! So, yun ang mga pamasko sa mga bata. So, anong hinanda nyo nung Pasko? Anong nabili nyo? Wala po nabili. Sa pag ano na sa New Year na lang po pa. Ano, sa New Year lang talaga. Kumbaga yung mga bata lang na binigyan yun ng pamasko, something. O kundi nag-enjoy yung mga bata na kahit papaano ay may pangregalo ka sa kanila. Sa bagong taon, anong plano? Doon po sa bahay po magpapasko, mag-New Year po. Doon sa baryo kay mama mo. Anong nakaplanong handa? Kalamay lang. Opo, tsaka spaghetti po. Wow! Spaghetti. Buti may nabili dyan ang hotdog at saka yung ham na pala naka-slice. Ano yan? Bili or bigay? Bigay po. Relief po kami. Relief goods. So, ayan po mga kabay, nakita natin yung mister ni Irish kanina may daladalang hotdog. Relief po pala yun. Kasi may mga umaakyat dito ng mga kababay natin na may gininto ang puso din po na namimigay dito sa mga katutubong itas natin, no? Sa mga kapatid natin na iba't ibang klaseng relief goods. O, di ba? Nakakatuwa. Tuwing Pasko ba yan, Ate Iris, talagang merong natatanggap kayo? Minsan lang po, pag meron pong gustong dumulong. Meron na magbigay. Magbigay po ng mga O, di ba? So, sa munting pagmamahal natin mga kabayan, ang dami-dami na nating mapapasaya na tulad nila. No, malaking tulong po yun sa kanila mga kabayan. Kumbaga, malaking ginhawa na po yun sa kanila mga kabayan. Kaya, kung anong pwede nating ma-share, maibahagi sa kanila, so, ibahagi natin. Dahil ang kapalit niyan ay kasiyahan ng mga katutubong aitas. At, syempre, ang kapalit niyan ay ibabalik ni Lord ng ilang doble. Dahil kanta sila eh. Ang kanta ng mga katutubong aitas, meron silang kanta na yung portion na kung may itulong ka, ibigay mo na. Yung ganun. Bayan. So, ayan po mga kabayan, may kanta nga po yung mga katutubong aitas natin. Tulong na hanggat may hininga. Aanhin ang damo kung patay na ang kabayo. Kaya habang nabubuhay at may hininga sila, ipadama natin yung pagmamahal. Wow, ang sarap ng ulam. Oh, may ham. Sige, salamat. Kain lang kayo dyan. Katatapos lang din namin mag tanghalian. So, ayan po mga kabayan. O, diba, sa biyaya nyo, ay masaya sila sa ulam nila. No, mabubusog sila at masarap yung kanilang kain sa ulam na pinagkaloob nyo po sa kanila. Ayan po mga kabayan, no? Simpleng bahay pero napaka
sarap matulog dito at malamig. Ayan po, no, mga tabla lang or slab, ayan. Dito na sila natutulog. Ito nga po mga kabayan, sa katunayan yung natanggap nila sa relief goods. Oh. Meron pang mga sardinas at noodles. Oh, 'di ba? Inuunti-unti din po ng mga kabayan, binabudget nila. Masarap po 'yan sa papaya na nadaanan natin na pananim nila mga kabayan. Igisa mo lang dito, din malunggay, papaya. Ang sarap-sarap naman po, mga kabayan. Ito siguro binhi na to. Ayan. Patani ito, Irish, no? Binhi. Ay, isa sabaw. Kala ko binhi na. Isa sabaw pa pala. Oh, ito na lang pera natira? Ha? Ah? Ito na lang yung pera natira o na nakatabi dito. Oh, sige, 1, 2, mga 28. Ah, 30. 5, saradong 30. Oh, tapos yung bawang. Tara. Oh, pang isang linggo pa to para panggisa. Yan, buti hindi tayo aswang kasi kung aswang na, natunaw na tayo. Umaapoy na tayo. Umuusok na tayo kasi nakahawak tayo ng bawang. Tumawa yung bata. Tumawa siya. Ah, sige, kain lang kayo dyan. Kahit may masarap na ulam pero may toyo pa din. Kasi siguro yan ang panglasa nila. Ako dati toyo at saka mantika. Ang sarap-sarap na. Lalo na pag mainit yung kanin. Ay naku, toyo at mantika talaga ang katapat. Ang sarap. So ayan po mga kabayan, kamuntika na, hindi natin sila madatnan, no? Kamuntika nang uuwi tayo, babalik tayo na malungkot dahil hindi natin sila nakita. So, pala, nagkaba? At pinakain muna natin, no? Tamang-tama, pagdating natin, nagsalang din kumain na, so tapos na kumain. At ngayon nandito tayo kasi may surprise kami sa'yo, Ate Irish. No, meron kasi nakapanood sa atin na nahabag din sa kalagayan nyo at natuwa sa sipag nyo dito sa kabundukan, no, na lumalaban at namumuhay ng patas. Kaya si Ma'am Nita and Sir Clef, nagpaabot po sa inyo ng 5,000. Oh, di ba? 5,000. Oh, 5,000 para sa inyo, tamang-tama bagong taon. At kahit papaano ay meron kayong panghanda, Ate Irish. Oh. Maraming salamat po sa tumulong ko. Tumulong po sa inyo. Hindi ko yun po inaasahan po na maaalala niyo pa po kami po dito sa nung bumagaling po kayo dito. Kaya maraming salamat. Hindi niyo po, hindi niyo akalain, Irish, na ay mabalikan kayo. Opo. Sabi mo nga kanina, hindi kayo napagod ang layo-layo. Pero hindi talaga mapapagod ang buong team sa kapabalik-balik doon sa mga taong lubos ng ilangan para maipahatid ang namin yung biyaya. Masaya. Opo, masaya po. Sobra po. Anong ihahanda ni Irish para sa mga anak niya sa bagong taon? Magbilip ng kalamay po. Kalamay. Ano pa? Kasi marami na yan. Maraming biyaya. Tsaka po yung mga prutas po. Prutas. Para po sa mga bata. Bigas. No? Bigas din. Huwag kalimutan ang bigas. Isang sakong bigas na. Tapos yung iba, hala, sige, bili ng panghanda niyo sa Pasko. Siyempre, magtira din ng panghanda nyo sa bagong taon, siyempre magtira din ng pera, no, para ilaan din sa ibang bagay. Magkano? Pakibilang? 3.
5,000. Napaabot na natin, Ma'am Nita and Sir Cliff, yung inyong pagmamahal kay Irish and family. 5,000 pesos. Ma'am Nita and Sir Cliff po, maraming salamat po sa epo na binigay niyo po sa amin. Malaking tulong po sa pamilya ko po ito. Para may pambili po sa New Year po. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa iyong ginintuang puso. Nawa ipagpalain po tayo ng Panginoong Diyos araw-araw. Nawa ibigyan po tayo ng kalakasan ng katawan sa araw-araw. Nawa ibigyan po tayo ng mahabang buhay. Pag sa ganon, marami po tayong matulungan na gaya nila sa mga kabayan. Huwag niyo pong kalimutan, pakishare, subscribe sa aking YouTube channel, Lori Aquino Talita. Maraming salamat po. God bless us all. Bye!